Matunog ngayong usapin ang napapabalita ngang papalapit na na paglisa ng Phoenix sa PBA. Napag-uusapan na lang din naman ang pag-alis ay halika't balikan muna natin ang huling kampyonatong nakuha ng Santa Lucia Realtors bago nito tuluyang iwan ang PBA. Sino-sino nga ba ang sinandala ng proud franchise na ito na ang ilan nga ay hanggang ngayon ay naglalaro pa din sa PBA? Naglaro sa PBA taong 1993 kung saan meron pa noong mga katulad ni na Jerry Esplana, Bong Alvarez at saglit ding nahawakan si na Bong Hawkins at Vergel Meneses. Sa unang mga taon naman ng Santa Lucia ay nakuha nito ang serbisyo ni na Jun Limpot at Dennis Espino at hindi pa man nakakakuha ng PBA Championship ay kahit papaano disente naman ang pinapakita ng bagitong kuponang ito. Taong 2000 ay dito na pinakawalan ng Santa Lucia si Jun Limpot at kinuha nga si the skyscraper Marlo Aquino bilang bagong kaagapay ni Dennis Espino. Dahil tila seryoso talagang mag-compete at makakuha ng PBA Championship ay bukod sa pagpili sa 3-point sniper na si Paolo Mendoza bilang kanilang first overall pick, ay kinuha din ito ang serbisyo ni Norman Black bilang kanilang head coach. 2001 PBA Governors Cup ay sa pamumuno ng napakatinding import na si Damian Owens ay nakabalik ng PBA Finals ang Realtors at kaharap man ang deadly at star-studded SMB ay napakalaking bagay naman ng matulis na 3-point shot ni Cristan sa Game 6 para iselyo ang panalo at iuwi ang unang PBA Championship ng Santa Lucia Realtors. Tila hindi naman na magawang makaulit ng kampyonato ng Santa Lucia sa mga nagdaang taon at kahit nagkaroon pa ng mga katulad ni na PBA MVP Kenneth Duremdes, PBA Best Import Derek Brown at matinding point guard na si Alex Cabagnot ay mukhang mailap pa din sa Realtors ang isa pang PBA Championship. Meron man noong pure Filipino policy ay taong 2006 ay mukhang hindi naman kayang palampasin ng Realtors ang pambihirang potensyal at talent ng Phil-Am na si Machine Gun Kelly Williams at kinuha nga ito bilang kanilang first overall pick. Naging Rookie of the Year si Williams, inangat bilang head coach si Boyet Fernandez, pinakawalan sina Duremdes at Cabagnot at kinuha sina Denok Miranda, The Ninja Joseph Yeo, at si The Energizer Ryan Reyes. 2007-2008 PBA Philippine Cup ay dahil sa solidong showing ay nag-advance sa semis kung saan tinalo ang Alaska Aces at dumiretso ng finals para harapin ang solido at battle-tested na Pure Foods ni Coach RG. Meron mang mga katulad ni na Ray Evangelista, Romel Adukul, Kirby Raimundo, Roger Yap, PJ Simon, Mark Pingris at Big Game James Shop ay pinalaga naman ito ni na Marlo Aquino, Paolo Mendoza, Bitoy Omolon, Denok Miranda, Joseph Yeo, Dennis Espino, Ryan Reyes at Kelly Williams at sa tindinga ng bakbakang ito ay umabot pa sa Game 7. Sapat naman ang 29 points ng tinanghal nga ding Finals MVP na si Dennis Espino at double-double 17 points at 15 rebounds na hinirang namang PBA MVP na si Kelly Williams para patumbahin ang napakapalaban ding Pure Foods at sa wakas ay makapag-uwi ili ang Santa Lucia Realtors ng isa pang PBA Championship. Finally ay nakapagdagdag na uli ng PBA Championship ay ito na pala ang huling kampyonato ng prangkisa dahil sa pagpasok ng 2009-2010 PBA season ay pinakawalan na nito ang kanilang important pieces na sina Paolo Mendoza, Denok Miranda, Dennis Espino, Ryan Reyes at pati na si Kelly Williams. August 10, 2010 ay tuluyan na ngang namaalam ang Santa Lucia Realtors sa PBA matapos bilhin ng Meralco ang kanilang PBA franchise. Sayang dahil napakaganda noong panoorin ng Santa Lucia Realtors dahil matindi sa depensa, palaban at kita mo talagang hindi nagpapa-intimidate kahit sino pa ang makalaban nito. Ikaw Kadribol, isa ka ba sa mga nanghinayang noong nawala na sa PBA ang Santa Lucia Realtors at sinong Realtor ang talagang inidolo mo noong nasa PBA pa ito?